pinamagatan ko pala itong Japanese Treasure Large Stick Deposit Sign Assessment 171. Maswerte ang grupo na ito na mabibigyan natin ng assessment reading base dito sa sign sa area niya. Ayan mga katiits. At bago natin umpisahan ang lahat, sana huwag makalimot mag-subscribe dito sa YouTube channel kong Code Reader MMS. Dito lang yan mga madam at mga sir. Maraming salamat sa inyong lahat. At ganoon din dito sa Facebook page kong Code Reader Official. Mag-like and follow lang mga katiits, mga madam at mga sir. Maraming salamat ulit sa inyong lahat. Ngayon may bago tayong mechanic. Ayan, assessment mechanic para sa mga gustong magpa-sign reading. Maraming nagcha-chat sa akin pero medyo nakaligtaan natin mga katiits at medyo maluwag-luwag sila. Kaya ito ang ginawa ko na mechanic at susundin ninyo dahil free ang pagbasa natin ng mga sign sa area ninyo. At ito yung pinaka number 1 na gagawin ninyo sa mga gustong magpabasa ng mga sign. Number 1, paki-screenshot na lang na naka-like and follow kayo sa Facebook page ko. Ayan ang gagawin. Screenshot ninyo na nag-like and follow kayo sa Facebook page ko. Ang pinaka number 2, paki-screenshot na lang na naka-subscribe kayo sa YouTube channel ko. Ayan, screenshot ninyo na naka-subscribe kayo sa YouTube channel ko. Ang pinaka number 3, paki-send na lang sa FB Messenger ko para ma-replyan ko kayo. Kasi yung iba mga katiits, walang pakundangan. Ang ibang kasama natin, nagpapasa lang ng mga sign, parang walang pakialam. Ayun lang ang problema mga katiits. Walang ang magsasabi na makisuyo naman po sir or makisuyo naman po code reader, pabasa ng mga sign dito. Wala mga katiits. Kaya ginawan ko ito ng mechanic assessment mga katiits na tulad nito dahil ang iba nagagalit pag hindi na-replyan. Galit na galit sila mga katiits at nagmamadali na gustong mauna na mabasa ang mga sign sa area nila. So balit, wala naman tayong binabayaran or charity lang itong ginagawa ko para sa inyo. Kaya ito na lang ang pinaka susundin ninyo. Nang sa ganoon, ma-replyan kayo sa mga pinapasa ninyong sign sa akin. Yung iba, hindi nga nakikisuyo. Wala mga katiits. Walang pakisuyo, napabasa naman ang sign. Wala nga pakialam, basta nagpapasa lang sila. Kaya ito na lang ang susundin ninyo nang mabigyan ko kayo ng assessment. Pero dapat, nandito pa mga katiits, sign lang sa ibabaw ang binabasa ko. Hindi sign sa pangilalim na nakukuha ninyo sa mga paghuhukay ninyo. Kung sakaling naghuhukay na kayo, hindi ko yan binabasa mga katiits. Sa madaling salita, sign lang sa ibabaw ang mga binabasa ko. At mayroon pa rito, dapat klaro or dapat klarong mga sign or legit marker ang ipapasa ninyo sa akin na pang ibabaw na mga sign, not pang ilalim. Ayan mga katiits, inulit-ulit. At nandito pa tayo sa note natin, bawal ang chatmate. Pasa ka ng sign mo, babasahin ko. Ayaw ko ng chatmate mga katiits, yung palaging nagchat-chat sa akin, tanong ng tanong. Hindi ganun mga katiits, dahil marami kayo, ang gagawin natin or gusto ko mangyari, pasa ka ng sign mo na magandang sign, babasahin ko. Kasi kung puro lang tayo chat or chat na lang ang gagawin natin, mauubos ang oras ko sa iyo. At marami pa tayong mga kasamahan naghihintay na babasa or mababasa ang mga sign sa kanila, sa area nila. Kaya yun lang ang gagawin mga katiits sa mechanic na ito. Pasensya na yung iba kung hindi masunod ang gusto ninyo. Ulitin ko ulit, maraming salamat sa inyong lahat mga katiits. Kaya umpisa na natin ito. Pinamagatan ko itong large stick deposit sign dahil sa sign na ito. Ayan. Kung mapapansin natin siya mga katiits, klaro ang pagka-engrave dito sa ibabaw. Ayan. At saka pa ganyan, diretso yan. May dalawang guhit. Ang pinaka-symbol nito sir, sa sign na ito, basta
ganitong pagka engrave. Ang ibig sabihin nito ay large or malaki. Ngayon, sinuportahan pa siya dito sa kabila. Ito yung pinaka meaning ng large. Sinuportahan pa siya ng sign na ito. Kung mapapansin natin, may guhit dito. Saan na yun? Ayan, may guhit. Ang pinaka meaning naman nito ay tick. Yung yellow gamitin natin. Ayan. Kaya dito ko nakuha ang pinaka pamagat sa content na ito. Ayan siya mga ka-teach. Large tick deposit sign. Ngayon, ang pinaka plastada dito sa sign sa ni sir ay ganito yan. Ayan mga ka-teach. Kaya babasahin natin ito base sa pag-a-analyze ko. Nandito ang pinaka-sign sa ilalim. Kasi nag-umpisa sila sa sinasabing yung tick, ibig sabihin makapal. Akibat nito ang mga layer sa ilalim, kung saan mapapansin natin itong guhit nito. Tabon nito sir, makakapal na tabon. Ayan, ito yung guhit na yan. Sundan natin maigi. At mapapansin natin dito, may guhit dito sa pinakagitna. Tumagos dyan. Tumagos hanggang sa ilalim. Ayan siya. At kinounter siya dito sa kabila. Ayan. Tagos rin. Ibig sabihin, dahil nakatuwad itong pinaka large sign at nasa gilid yung sinasabi niyang tick or makapal, nandito sa gilid oh. Ayan, hindi arrow yan. Ayan, sa madaling salita sir, medyo malalim-lalim ang hukayan nito base dito sa plastada ng mga sign na ito at mga meaning ng engraving niya. Dahil ulitin ko, ito, takip ito. Unang takip. Pangalawang takip. Layer or layer ito sa ilalim mga katits. Pangatlong takip. Saka mo pa matatamaan ang deposito or deposit sa ilalim. At nandito yan. Malaki-laking trabahoan nito mga katits. Pero ang pinaka-given direction niya, or target area, nandito yung indicator na sign ito, butas oh. Ayan, ludlock position ng sign, nakatuwad pa down sa ilalim. At ito yan siya. Ayusin natin maigi para maintindihan talaga. Ito yung pinaka large sign na nakatuwad. At may combination pa siya dyan na tick or makapal. Makapal na deposito. Base sa sinabi niyang makapal dito sa litaw na sign. Combination meaning kasama na rin dito ang tinabon or takip or layer or tambak na kailangan mong tanggalin. Isa, dalawa, tatlo. At nandito yun sa pinaka pang-apat, yung pinaka cross intersection ng tunnel. Street tunnel ito sir, padahon sa ilalim. Dito ang tumbok niyan. Ayan. Given direction, ulitin ko ulit, ang pinaka reference area or direction niya, kasi nagsasabi na siya ng butas, entrada ito eh, entrance ng target. Pag nakuha mo na yung pinaka-entrance ng target, nasa gilid lang ang pinaka-straight tunnel pa down sa ilalim. Down yan. At may mga malalaking or makakapal na layer na takip. Yan o, takip yan. Papunta sa mismong depositong malaki at makapal. Ayan. Ayan yung pinaka-deposit sa area.
maghanap ka dito ng supporting sign, sir. Dahil alam ko hindi lang ito nag-iisa, itong sign ito sa area na yan. Base dito sa pagka-engrave niya, pasok na rin ito sa welcome sign. Load lock position, nakatayo. Ayan. Ayan. Maghanap ka ng ibang sign sa area mo, sir. Nang sa ganun, mahanap mo ang exact location ng sinasabi niyang entrance na ito. Ayan. Kung maganda sana, may mga arrow dyan para susundan mo, arrow sign, yun ang susundan mo para makuha mo ang pinaka-exact location. Maghanap ka pa ng ibang sign, sir. Pero base dito sa sign mo, meron at meron ng deposito na makikita base sa sinasabi dito sa pagka-engrave niya. May kasamang kapal, history tunnel, ayan, malaking deposito, ayan, sinuportahan pa siya dito na makapal-kapal. Ayan ang pinaka-assessment reading ko dyan. At dito naman tayo sa kabila. Tulad nito, sir, kung sakaling magkatabi lang itong bato na ito or nasa likod niya ang pinakabutas nito or malapit lang sila, hindi magkalayo ng mga 5 to 10 meters, sundan mo ang direksyon ng mata niya. Mapapansin natin, may dalawang mata. Hinati siya ng guhit dito. Takip ito eh. Ayan. At makikita natin yan dito sa kabila, mga katits. Ayan oh. May hati din oh. Ayan siya. Ibig sabihin, sir, ang sign na yan, kung magkalapit-lapit lang sila, hindi na magkalayo ang tinitignan niya na entrada ng or entrance ng tunneling na sinabi kong pa straight down. Kung saan makikita natin dito sa kabilang sign. At ito yan. Straight down tunnel. Papunta sa ilalim. At sinuportahan siya dito sa sign na ito. Ayan. Sundan mo lang ito, sir, kung saan nakatingin yan. Kung nakatingin yan sa nag-iisang bato, bantayan mo rin kung ano ang mga sign, kung saan ka ipa-under. Pero kung walang sign na or walang bato siyang tinignan na malaki dito sa harapan niya, mukhang nandyan na sa harapan niya ang pinaka-exact location. Hindi magkalayo ito ng 5 to 7 meters, malayo na atang 10 meters. Mag-try kayo dyan, mag-tisdig around 3 feet to 4.5 feet under sa harapan niya kung walang batong tinignan dito sa sign na ito. At dito naman tayo sa kabila. Tulad nito, mga katits, tunnel na naman. Sign ito ng tunnel. Takip. Tunneling. Mapapansin natin, may dot dito. At dot din. Ah, okay. Mata rin ang tinitignan nito, mga katits. Para din siyang mata na may tinitignan sa kabilang side. Hindi sila magkalayo dito sa sign na ito, sir. Ayan, nagsusuportahan ng mga sign. Ganito ang gagawin mo. Kung iisa lang ang area na tinitignan dito sa harapan at ito din, iisa lang na ang lugar na tinitignan nila, ibig sabihin kahit wala mang bato dyan, around 5 to 7 meters or 10 meters, kung wala mang bato, ibig sabihin yan na yung pinaka-exact location ng sinasabi niyang tunnel sa area or entrada ng tunnel, kung saan makikita natin dito itong butas na yan. Straight down tunnel. At matatamaan mo ang malaking deposito sa ilalim. Ayan ang pinaka-final assessment reading ko dito sa sign mo na ito. At dito naman tayo sa kabila. Ayan. Hindi naman siya masyadong triangle talaga. Ayan. Pero ang napansin ko lang dito, hindi ito masyado pagka-triangle. Ang napansin ko lang dito, mga katiits,
itong sign na ito. Ayan. Para siyang natamaan ng bala or nadaplisan. At ang direksyon niya papunta dito sa kabilang side. Ayan. Ang gagawin mo dito, sir, kasi klaro naman yung pagka ano niya, makinis siya at papunta ang direksyon diyan. Kasi dito yung pinaka malaki. Banda malaki. At dito naman ang maliit. Dito yung maliit, dito yung malaki. Ibig sabihin, dito nang galing yan. Tama, ito papunta doon. Sundan mo ito, sir, kung ano ang tinitignan yan. Parang nadaplisan ng bala yan. At pasok ito sa mga travel sign pag mga ganitong sistema ng sign. Papunta dyan. Yan lang ang pinaka-assessment trading ko dito, sir. Pero, ulitin ko ulit. Itong sa plastada ng area mo, sir. Base dito sa mga sign. Medyo malaki-laki talaga ang gastos dito pag tinatarbaho ang ganitong klaseng mga sign, mga katits. Malakihan talaga ang gastos. Ang pinakapayong kaibigan ko, bago kayo mag-operate sa area mo, mag-tisdig lang muna. Huwag ninyo dritsuhin ang paghukay dahil malaliman at malakihan ang gastos sa area mo na ito. Yan ang pinakapayong kaibigan. At ito, sundan mo lang ang sign na ito kung may sasalo ba doon sa unahan. Yan ang pinaka-final assessment ko, rating ko dito sa sign mo na ito. Okay mga ka-teach, sa pagtatapos dito sa simple content natin, sana may nakuha kayong mga simpleng idea at may apply ninyo sa area ninyo. Ulitin ko ulit, maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Thank you mga ka-teach.